Welcome to Hot Stories. Hi, Pangga. Good morning sa inyong lahat. Oras po natin, 11:35 in the morning. It's Monday. Happy Monday, everyone. Ayan na nga, hello po sa inyong lahat. Maganda sana ang gising mo ngayon. Maganda sana ang hour mo ngayon. Maganda sana ang mood mo ngayon. At maganda sana ang love life mo ngayon. Grabe naman yun, umagang-umaga may pabanat na ganun. Oo, ganun talaga. Siyempre kapag may love life, i-appreciate. Kapag wala namang love life, i-wish na lang. Isipin mo na lang na soon, mangyayari din yan. Yung mga nakikita mo sa paligid mo, mararanasan mo rin in time. So yun na nga po, no? Mga pangga, ako po mga kasama mo ngayong morning na ito. Kaya naman, samahan mo ako hanggang mamayang alauna. And live na live po tayo on Facebook. So kung gusto mo ako makita, libre lang naman. So punta ka na sa Energy FM 106.7. I-like mo na yung live na yan. At i-share mo, syempre, di ba? I-share mo yan ng bonggam-bongga. Happy green... Ano man tawag sa color ng suot ko na to? Sige, comment nyo na, dali, dahil colorblind ako. Basta touch of green, di ba? Ayan. So, ayun na nga, napuyat po tayong lahat kasi live ako kagabi. Kumusta naman lahat ng mga puyat ngayon? Sana okay pa kayo dyan. Sana okay pa yung mga mugto nyong mata, no? Imulat nyo yan. Dali, imulat mo. Anyways, tawagan mo na ako. 7001-7949. Again, 7001-7949. Yan po ang ating hotline kung saan hot na hot din. Ang pwede mong i-share sa akin tungkol sa iyong love story. Ayan. Meron sana akong letter na babasahin ngayon. Kaya lang... hindi ko siya makita. Last minute. Eh, nagmamadali akong pumasok. So, sabi ko, maano ko nito kapag pinilit kong hanapin. Minsan may mga bagay na hindi na dapat pinipilit, di ba? Hayaan mo na lang muna. Baka bigla ding lumitaw. Ay, grabe naman yun. Nairelate pa rin sa hugot. Oo. Well, anyways, ayun na nga. Welcome back today. Sana nag-enjoy kayo ng weekend. Sana marami kayong mga nagawa sa buhay ninyo. Marami kayong mga nasabi sa mga taong mahal ninyo. Nasabi mo ba talaga or wala? Hanggang pangarap na lang yan. Nakaw! Mahirap yan ha. Galingan mo. Ay, nako. Ito, watching from Sorsogon. Oh, may mga nanonood na sa atin ngayon from Sorsogon. Sabi dito, kagigising ko lang po. Napuyat kami sa kumo nyo ni PJ. Ako din napuyat po eh. Muntik na ako, hindi maligo kanina. Sabi ko, naligo naman ako kagabi. Okay lang kaya kung hindi na ako maliligo ngayon. Pero wala. Napilitan pa rin ako maligo. Napilitan! Hello sa mga napipilitan. Hi sa'yo. Lagi ka napipilitan sa lahat ng bagay. Maging sa pagligo, maging sa pag-oo sa mga nag-aaya sa'yo. Maging sa pag-oo sa mga nangungutang sa'yo. Wala ka ng choice. Napipilitan ka ba lagi? Naku, mahirap yan. Kailangan din mga ginagawa natin ayon sa kalooban natin, di ba? Kasi kapag hindi naaayon sa kalooban natin ang mga ginagawa natin, mabigat yan sa dibdib, di ba? Pero kapag gusto natin yung ginagawa natin, magaan ang buhay, magaan pa ang dibdib, di ba? Yun ang lagi mong tatandaan. So, hindi ka lang pwede basta-basta nag-yes na nag-yes sa jowa, sa kaibigan, kahit saan. Pero syempre, pag inutusan ka ng nanay mo, mag-yes ka, di ba? Iba yun. Nanay mo yun. Sundin mo yun. What I mean is sa mga tao na sa paligid natin, kung hindi mo lang din gusto yung mga nire-request nila sa'yo, learn to say no. Diba? Hindi naman ibig sabihin masamang tao ka na. Masamang ugali nito, nagno-no. Siyempre, kailangan mo din isipin ang sarili mo kung magiging masaya ka ba pag sinabi mong yes. Ayan. Lalo na dyan sa mga kababaihan na sinasagot lang yung manliligaw nila kasi naaawa or nagsistay lang sa isang relasyon kasi naaawa dahil matagal na sila. Aray! No, ang sakit nung ganun. Yung nagsistay ka lang dahil sa awa.
Well, ang awa daw is slightly a form of love din. Pero hindi romantic side. Kumbaga, pagmamahal sa kapwa-tao. Pero yun ba yung kailangan mo sa relasyon, pagmamahal sa kapwa-tao? Di ba hindi? Siyempre, dapat yung may pagmamahal bilang partner. So, kung ang pagmamahal na nararamdaman mo sa partner mo lang ay bilang kapwa-tao. So, lahat pwede mong maging jowa. Ah, kasi naaawa ka, ganon. So, huwag natin pairali ng awa. Okay na naman pairali ng awa sa mga tao na sa paligid natin, pero hindi para jowain siya. So, ako nasa isang sitwatsyon. Hinabos sinasabi ko pagpuyat eh. Pakihila nga yung dila. Nagsisimula na po tayo. So, yun na nga, as I was saying, kapag ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi mo na gusto, hindi mo na feel, hindi mo na bet, hindi mo na mahal, learn to say that to your partner. Wow! Nag-English pa nga. Sabihin mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo, I'm not happy anymore. Or may mga kailangan na akong tuklasin sa sarili ko because it's not like before na eh. Ganyan. Diba, sabi nila, honesty is still the best policy. Kaya naman, maging honest tayo sa lahat ng oras. At lalong-lalo na din sa mga naliligaw sa atin. Sabihin natin ang totoo. Kung hindi natin kayang basterin ng derechahan, i-text mo, sulatan mo, tawagan mo. O hindi mo kaya ng harap-harapan kasi minsan may ganun eh. So sabihin mo sa kanya na ito lang ang kaya kong ibigay. Sana naman gets mo na yon. Kaya kong ibigay, wag lang ang puso ko, hindi ko kaya kasi magiging unfair ako sa iyo at magiging unfair din ako sa sarili ko. 'Di ba? Ganun. Sabi dito, bagay sa iyo ang OOTD mo, DJ Kara. Thank you so much and happy Monday to each and every one of you. Happy 1.4 million viewers. Grabe kayo. Thank you so much. Ayan, kung hindi ka pa nakakapanood, punta ka na sa Energy FM 106.7 kasi mamimiss niyo ako. Wala ako bukas. Wala din ako sa isang bukas. Oh, kaya ayan, sulitin natin ang panahon ngayon. Malalaman niyo sa mga sunod na araw kung bakit ako wala. Ganern. Sabi dito, oh, truth hurts, ika nga. But truth helps. Ay. Diba? Truth hurts, but truth helps. Totoo yan. Kapag nagsasabi ka ng totoo, nakakatulong yun sa taong sinabihan mo at nakakatulong din yun sa pagkatao mo. So, learn to be honest. Tell the truth! Ganyan! Tawagan nyo na ako, okay? 7001-7949. Sabi dito, hi GK, pa-shoutout naman sa anak kong si James Sandrix Rivera sa kanyang pagtatapos ngayong araw sa grade 10 at bonus pa po na meron po siyang award sa kanyang pagtatapos with honors po siya. Oy, congratulations, sabi ni Ate Belen. At sa lahat din ng mga nagtapos kahapon o ngayong araw, meron din tayong isang kapamilya. Wow, kapamilya. Hindi ko alam pala. Kapamilya, kapuso, kapatid, lahat na kapangga. Kapangga na lang pala. Na nag-graduate si Melody. Congratulations. Ayan. At sa lahat ng mga, ano din natin ha, part ng Pangga family and Cardiac family na nag-graduate. Congratulations sa inyong lahat. Ayan. Oo, lalo na dun sa mga na-achieve yung mga gusto nila, sa mga estudyante po natin, dun sa mga kabataan, ang galing-galing yun lahat. Di kailangan ng mataas na grade, lagi nyo tandaan yan. Hindi yan, kung nalulungkot kayo dahil di nyo na-achieve yung mataas na grade, well, syempre kung na-achieve nyo, congratulations, the best ka. Pero kung hindi nyo naman na-achieve, hindi yan ang sukatan ng buhay. Huwag kayo mag-alala, there's more to it, there's more to life. Yun ang lagi nyo tatandaan. Ang totoong laban ay nagsisimula kapag katapos mo nang gumraduate. Okay? So huwag kayong madidiskaril, huwag kayong masasad. Kung mababa ang grades nyo, hindi ko naman ito sinasabi para sabihin, okay lang yan, magliwaliw kayo, ma-absent kayo. Siyempre, hindi naman ganon. Diba? Try hard para ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. Reach for your goals. Ayan. Dream big, mga ganyan. Pero siyempre, kung hindi mo talaga na-achieve at di talaga kinakaya, kahit anong effort mo,
'di ba? Eh, huwag kang mag-alala, huwag ka rin malungkot kasi nga hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. After mong gumraduate, magsisimula pa lang 'yan. At wala 'yan sa patalinuhan, nasa diskarte 'yan, tandaan mo 'yan, ha. So, huwag ka nang masad dyan. It's okay. Oh, ako ang ano, living proof. Hindi kailangan ng ano, bonggang-bonggang grades para lang makasurvive sa buhay, 'di ba? Pero syempre, shout out sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga nag-effort, sa lahat ng mga nag-review, nagpuyat para lang ma-achieve. Ayan, congrats talaga sa inyong lahat. You're good last night on PPJ's Kumu. Oy, thank you so much, ha. Oo, maraming salamat sa mga nagpuyat din po. Asahan yung every Sunday ay live po ako dyan sa Kumu. Ewan ko lang si Papa Jackson ko every Sunday na rin siya. Gaya-gaya yun eh. Pero tuwing madaling araw kasi yung nagla-live sa Kumu. But ako, ayan, sure yan na every Sunday night live po ako sa Kumu. So sa mga hindi nakakaalam, i-follow nyo po ako sa Kumu. Hanapin mo lang at Gandang Kara Official. Or naka-share po yan sa lahat ng mga social media accounts ko. Naka-share yan sa Instagram ko, sa Facebook ko, at sa YouTube community ko. Naka-share yung link na pwede nyo i-click para ma-follow nyo na ako at maredirect na kayo sa aking Kumu. Okay? Sabi dito, oh, mapapasabi ka talaga ng grade. Grades is just a number. Kapag tamad ka, mag-module. Ay, huwag naman tayong tamad. Magkaiba yung tamad sa ano. Hindi talaga kinaya. Siyempre, huwag kang tamarin kasi nagbabayad ng tuition, di ba? Sayang yung mga pera, o, di ba? At sayang yung mga laway ng teacher nyo kung hindi lang din kayo makikinig. Siyempre, appreciate din natin. Hindi porket sinabi ko na hindi naman yan ang totoong laban. Ang totoong laban kapag katapos. Diba? Pero the fact na nasa school ka, nagsisimula ka ng lumaban. Diba? Andun ka pa rin sa laban. Nagsisimula ka pa rin doon. Kumbaga pinapractice mo pa rin yung sarili mo. Kaya, huwag kang tamarin. At salute din sa lahat ng mga teachers natin, ha. Hindi rin ganun kadali na magturo online. Akala lang natin porket online, nakaupo lang sa bahay, ganyan. Naku, may mga nire-research din yan. Diba? Tsaka ang hirap ma-reach ng mga estudyante mo. Hindi mo alam kung sino natutulog, kumakain, nagsusuklay, may kachat, nag-YouTube, nanonood ng live. Diba? So i-appreciate natin yan. Mag-effort din tayo. Happy lunch time to each and everyone. 11:47 na sa lahat ng mga nagisimula na maghain sa kanilang mga lamesa. Hello sa iyong lahat. Simulan nyo na ang masarap na kainan with your family or with your friends or with your ano, teammates, office mates. Ayan. Game na kayo dyan, di ba? Joseph Pobleta, sabi niya, belated happy birthday po. Mahal ka ng team Sabaw. Uy, grabe naman. Thank you for inspiring us with your hugot lines. Watching from Malaysia. Nag-send po siya ng 100 stars. Ang taray. Sila Vance, Jen, Juna, Angge, Rika, Eva, Aleya, and Carmela. Thank you sa inyong pa. Artista, ha? Pa-help naman daw yung mga nangangailangan ng jowa for motivation ni Donny Novel. Alam nyo, totoo naman yan. Dapat meron tayong inspiration. Diba? Pero wag lang tayo masyadong paho kasi minsan akala natin inspiration pa natin yung taong yun o yung bagay na yun. Pero kapag halimbawa, naging ano na siya, nagiging source of depression, iba na yan. Kailangan maging inspiration yung partner mo o yung taong nasa paligid mo, hindi depression, diba? Kailangan mai-inspire ka dahil sa taong yun, diba? O ayun na nga, sabi dito mas mahirap ang online si Abne Ati Merly. Oo, totoo yan. Hindi lang sa mga teachers, ha, pati sa mga estudyante rin, in fairness. Salute din sa inyong lahat, sa mga hindi inaantok sa klase. At pinipilit na buka ang mata. Ay, sa'yo. Na pinipilit na lakihan ng mata para lang ano. Totoo yan na alam ko yan kasi witness ako dyan sa ano, sa hindi ganun kadali ang mag-online. Diba? Una-una, nakakabagot. Number two, nakakabagot. Number three, nakakabagot. Kasi wala kang katabi, wala kang kausap, kailangan concentrated yung mukha mo at yung utak mo sa teacher mo lang, 'di ba? Tapos feeling mo mag-isa ka, walang nasa paligid mo, walang support system. Ika nga, syempre iba pa rin yung nasa klase ka, 'di ba? Yung nakikipag-socialize ka, yung nakakahinga ka after ng exam, lalabas ka para mag-CR, para silipin si crush, kunyari lang pala magsi-CR, tapos lalabas ka para lang bumili ng pagkain sa canteen or drinks kasi gusto mong huminga.
di ba, minsan na natotoxican ka na rin, di ba? Kapag sunod-sunod, o anong subject, next, walang break time. Eh, hindi mo naman ma-feel yung break time kapag nasa bahay ka eh. Di ba? Hindi mo ma-feel yung ambience na, hay, salamat nakahinga, tapos na yung quiz. Yung ganun. So, mahirap din talaga. So, salute sa inyong lahat na nakaya at naitawid itong pandemic na ito na online po. Di ba? Hello po sa mga taga Davao Oriental. Hello sa inyong lahat. Ayan. Anyway, usapang online class pala ito. Pero shout out sa inyong lahat na kinayang itawid. Anyways, magbabalik po tayo mamaya. So tawagan mo na ako 7001-7949. And syempre, wag na wag kayong aalis kasi babalik pa ako mamaya at magbabonding pa tayo ng bonggam-bongga. Okay? Dahil dyan, for now, ikaw muna ay mag-emote ulit. Kagaya ng pag-emote mo mula kanina, mula kagabi. Itutuloy natin ang pag-emote mo sa ating next song. Malalo mo marirealize na hindi talaga kayo pwede. Kahit anong gawin natin. Kahit anong gawin nyo, kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, hindi kayo pwede. Oo, bakit nga ba hindi kayo pwede? Naku, maraming dahilan yan. But anyways, makinig ka na lang sa ating next song. Magbabalik ako pangga. Ako po, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Kara. Dito lang syempre. Sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!